Magandang umaga po sa inyo lahat. 26 ng Pebrero, bago po tayo mag-umpisa ng ating sumbungan, of course, nag-iimbestiga na po kami at nagkaroon kami ng investigasyon na. No? Ito po ay nais muna natin pasalamatan yung mga community service partners po natin. Sino po sila? Abay, kilalanin po. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag ibabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag sa Mr. Chito Chavez ng Dinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag ibabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Dinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa mga gusto po mong sumbong, kami po ay matatagpuan sa 102 Timog Avenue in Quezon City. Ang po ay Ritual Center, yung building po. Alas 8 ng umaga, bukas na ho kami mga bossing. Alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ho ng hapon lamang. And anumang mga reklamong idinudulog po sa amin, kami po ay nag-iimbestiga. Kinukuha po natin magkabilang panig dito yung narareklamo at saka nagre-reklamo. Sinisiguro po natin magkabilang banda po. Ano? Dahil ang aming pambansang sumbungan, community service po namin, may tatak. Ang tatak po ay tatak bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po ay tatak hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Sasakyan, walang insurance, nabangga. Driver, ginigipit ng kumpanya. Bayad daw muna bago resign. Dahil sa sobrang bagahe, OFW, napurnada ang biyahe. Kasunduan, hindi maintindihan. 20,000 naging 500 na lang. Bitag, bakit naman ganyan? Piyansadora, ginigipit ng jail officer. Kantin, pinapasara. Ang dahilan, SOP daw para kay Hepe. Kulang? Kaibigan kong caregiver sa Colorado, ginancho ako. Pangakong tourist visa para sa anak ko, napako. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ito pong sumbong na to, pakinggan nyo na maayos na tingnan nyo maigi. Eh dahil lang daw sa SOP, sa lagay, pinasisira, pinasasara daw po yung kantin. Bakit kaya? nilapit po sa atin to mula San Jose del Monte, Bulacan. Authorized Bail Bond Agent Piansador ng Stronghold Insurance Company Incorporated. Sa kanilang trabaho, naging kalakaran na daw. Kalakaran ang pag-abot ng SOP. As in, padulas. Sa jail officer. Nitong nakaraan, nag-abiso daw yung chief jail officer ng custodial facility na kailangan taasan daw. Taasan ano? Taasan daw yung, abay, ang tawag po yan, lagay o padulas. Ang increase po ng padulas, utos daw po ng bagong hepe ng police station. Ha? Sigurado kayo? Dito, Mario Josep. Matakot na kayo. Pag umabot na sa hashtag ibabitag mo dahil hindi namin kayo sasantuhin. Maganda siguro panoorin muna. Dumulog po ako sa tanggapan po ni Sir Ben sa bitag po. Dahil nakakaranas po ako ng harassment sa mga police po. Kami po ay authorized bail bond agent po. Nagkaroon po kami ng problema lately po sa chief jailer po na si Ma'am Supnet po. Dahil po, di umano po, inutusan daw po siya ng hepe, nataasan po yung singil niya. Doon sa huli ko pong iproseso na kliyente,
Ang SOP po namin dati binabayaran is 2,800 po para sa ibang cases. Pero ang order daw po sa kanya ng happy niya po ay gagawin na raw pong 7,500 ang singil po sa SOP ng drugs po at saka ng carnapping. Bukod po doon, inutusan niya po yung isa niyang tauhan na job order na ang pagkakakilanlan po namin ay si Gaga. At sinabi po sa amin na ultimo raw po magtinda ng pagkain sa mga dalaw ay bawal na po. Hindi na raw po kami pwedeng tumungtong sa istasyon at kung maaari ay isara na raw po namin ang aming tindahan. Umaasa po ako na sa pagdulog ko po sa bitag po sa kay Sir Ben, matitigil po yung mga pananakot po nila sa amin. Ang Sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Alam niyo mga boss, dito po kami nagdedeklara ng giyera. Kahit kanino pa, kahit sino pa man kayo. Kahit militar kayo, kahit pulis kayo. Kahit senador kayo, congressman kayo, wala kami sinasanto. Pagdating po dito sa lagay. Ang lagay ay isang uri ng korupsyon o paghihingi doon sa mga taong hinihingian mo, labagsak ng kalooban, nahihirapan sila. Kapag inilapit na po sa amin, mag-iimbestiga kami, kaya titingnan natin yung panig ninyo, paliwanag kayo na maayos. Kasi kung hindi, naku, raratsyadahin namin kayo. Lagay po ito, ah. Pinatitigil na raw ang kalang negosyo. Gawa nga ng, ang sinasabi po, wala daw SOP. So ngayon, ito po nagko-complain kasama natin ngayon, si alias Mariel and alias Ana. Pakihinaraul muna yung aircon, narinig kong ingay yan. Lakas eh. Maka naka-automatic ata tayo rito. Magandang umaga sa inyong dalawa. Good morning po. Alright. Okay. Ano itong sinasabi ninyo? Hinihingan kayo ng lagay. Opo. Pakilakas lang ng konti. Ano? Huwag kayong matakot kasi nandito na kayo sa akin. Parang takot pa rin kayo. Lakasan mo ng boses mo. Ano itong lagay na hinihingi sa inyo? Bawat kliyente po o bawat po palalayain namin, sa iba't ibang kaso po, meron po kaming binabayaran sa jail officer. Sa piansador yan? Opo, bilang piansador po. O ano naman yung tindahan na pinasasara? Iba pa yung patiansa sa bail bond kung tawagin. Okay? May tindahan po kasi ako at doon po ako nakatira sa tabi po mismo ng police station. Alright. Piansador ka at the same time? Opo. Piansador ka na, may tindahan ka na sa tabi ng police station? Opo. Okay, yung bail bond ninyo, kapag may pinalalaya, pwede magpapiansa, pupunta sa inyo? Sa opisina po. Sa opisina ninyo. Mm-hmm. Ngayon, sa tuwing may pagpapiansa, magbibigay kayo ng lagay? Opo. Magkano binibigay niyong lagay doon sa sinasabing SOP na hinihingi ng mga police dyan sa lugar ninyo, San Jose del Monte, Bulacan? Noon po, pagka-drugs po at carnapping, 5,000 po per case. So, ang SOP, pag-drugs and carnapping, lumalabas 5,000. Opo. And kidnapping o carnapping? Carnapping. Carnapping. Mm-hmm. So, sa carnapping, itong sinasabi ninyo, drugs and carnapping, yung lagay ninyo sa police? 5,000 po. Sa police to, 5,000. Tama? Kanino yung binibigay yung 5,000 na to? Kay Ma'am Supnet po. Sino si Ma'am Supnet? Siya po yung jail officer po. Jail officer. Mm-hmm. Yung jail officer na sinasabi ninyo, baka naman racket niya lang to. Bakit niyo sinasama rito yung police? Ba't niyo sinasama yung, sabihin natin, pati yung mga chief of police? Sa huling transaction po sa kanya, sinabi niya po sa akin na kulang... Sinong niya? Ni Ma'am Supnet. Alright, si Supnet. Magbibigay ka sa akin ng pangalan, wag yung niya, kasi sino niya, okay? Yung sinasabi mong, sa huling transaction ninyo, sabi mo kay Supnet. Sino si Supnet? Siya po yung chief jailer po. Police siya? Opo. So, itong inarakam mo si Staff Sergeant, Police Staff Sergeant Jenny Supnet. Tama? Opo. Sa kanya mo inaabot? Opo. Magkano'ng inaabot mo pag medyo magpapiyansa ng drugs and carnapping? 5,000 po pag drugs or carnapping. Okay. Pag ibang cases po, 2,800 po. Sa mga hindi carnapping or ano, 2,000? 800. 2,800. Mm-hmm. So, kay Supnet ba to binibigay niya sa itaas niya? According po sa kanya, ibinibigay po kay Hepe. So according sa kanya, SOP to para kay Hepe. Opo. Sa tuwing may magpapiansa, so right away, automatic, yung 5,000
ibibigay sa itaas? Sabi po niya lagi. Sabi niya. Siyang tumatanggap. Opo. Mm-hmm. Ngayon, bakit ka nandito sa akin? Nahihirapan ka na magbayad o anong dahilan? Sa huling transaction ko po sa kanya, nagbayad po ako ng 10,600 para po sa tatlong... Magkano binayad mo sa huli? 10,000? 600 po. So, para sa? Tatlo pong kliyente po na lalaya under po dun sa proseso ng stronghold. Okay. But then, sabi po niya sa sandali akin... Sandali muna, tatlong lalaya. Opo. So, ano ba to? Puro karnaping drugs? Hindi po. So, hindi to karnaping and drugs? May isa pong drugs. So, isa and drugs. So, parang ibig sabihin, sa isang drugs, 5K. Opo. Tama? So, yung isa yun, isang lalaya, tatlo. Yung dalawa? 2828. So, parang kumulang. Ano ba? Kumulang ka ba rito? Nagkulang ka? 2828. So, 5,000 plus 2828. Magkano lahat yun? 10,600 po. So, 10,600. So, 10,600 ang binigay mo? Opo. Ba't nakulangan pa? Eksakto naman ang bayad mo? According po sa kanya, tinaas na raw po ni Hepe ang singil po sa drugs at carnapping. So, tinaas na ni Hepe. Opo. So, ibig mong sabihin, walang abiso man lang, salita lang, na simula ngayon, tataas na yung lagay dito, SOP, sa presinto. Hindi na po pwede. Magkano na ngayon pag medyo papiyansa yung sinasabing sa drugs at sa carnapping? Magkano na? 7,500 na daw po ang dapat naming ibayad. Aha, so 7,500. Mm-hmm. So, kung sa 7,500, pumayag ka? Wala po akong choice. Ang pakiusap ko lang po sa kanya nung araw na yon. Maaari po ba na sa susunod na kliyente na po natin i-implement po yung bagong patakaran? Okay. Ang gusto mo mangyari, sabi mo, Chief, pwede ba sa susunod lang? Okay na, dito muna tayo sa 5,000 para may prior notice sa'yo. Yes. Hindi agad yung aga-agaran. Tama? Alright. So, ano nangyari? Magagalit daw po si Hepe sa kanya. Ang nagsabi sa iyo, sino? Si Ma'am Supnet po. Si Supnet. Mm-hmm. Nakakausap po ba yung Hepe? Hindi po. So lahat sinasabi ni Supnet? Opo. Naniniwala ka naman? Opo. Yan bang dahilan kung bakit nandito ka sa akin? Kasi ano matutulong ko sa iyo? Gusto mong hambalusin ko mga ito? Kasi pumunta ka sa akin. Hindi ako basta tulfo o bitag ako eh. Opo. Ako nilang bukod naging natitira sa media na gumagawa ng public service, binabangga ako pag medyo mali. Wala akong kinakatakutan dito pagdating dito. Kasi ito, ay pangungutong to eh. So, naiiyak ka. Bakit ka naiiyak? Parang, anong natatakot ka? Or nalulungkot ka? Or bakit ka naiiyak? Nung nireport ko po yan sa opisina po namin sa Malolos, pinayuhan po ako ng boss ko na magpunta po sa IAS. Sa IAS? Okay, pupunta ka sa Internal Affairs Service. Opo, at magreklamo. Okay. Pero nung nalaman po ng mga pulis na nagreklamo po ako. So, yes? Opo. Anong ginawa? Marami po tumatawag sa akin at pumupunta po mismo sa bahay namin. Na? Sinasabihan po ko na delikado daw pong banggain yung Hepe dahil malakas daw po yun sa RD. Sa RD? Delikado. Sa Regional Director? Opo. Dinawat mo Regional na. Director? Sige, saan mo pa? RD? Ano pa gusto mo? Yun lang po. Chief PNP? Wala namang problema sa akin. Kahit delikado na magsama-sama pala itong mga RD. Delikado buhay mo? Opo. Doon ka natatakot? Opo. Kaya nang dahilan nagpabitag ka na? Opo. Okay, sige. Sa linya ng telepono, kakusapin natin ha. Tandaan, yan ang sinasabing sumbong mo. Naawa naman ako sa'yo. Umiiyak ka sa natatakot ka. Sino kong kasama mo? Tauhan ko. Tauhan mo lang. Sige. Para patas at parehas, pinakinggan kita, importante, mapakinggan ko rin yung sasabihin ng inaakusahan, ano? Kasi may karapatan din yung inaakusahan, mapakinggan ang panig. Hindi lahat na sumbong mo, pinakinggan kita. Naniniwala ba ako? Hindi. Mag-iimbestiga tayo. Kasi gaano mang kanipis ang hiwa na gagawin mo, may lalabas pa rin kabilang banda. Gaano mang kaliit ang putol mo sa isang bagay, may kabilang banda pa rin. So magkabilang panig, maliit o malaki, pakinggan natin, ha? Sa linya ng telepono, yung Chief of Police ng San Jose del Monte, Bulacan, si Police Lieutenant Colonel Edmar Alviar. Magandang umaga po sa iyo, Colonel Alviar. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po sa mga nakikinig mo ng kita. Alright. Maraming salamat po, sir, sa pagtanggap po ng tawag namin. Ano, naka-live po tayo sa IBC TV 13. Sir, medyo seryoso po itong akusasyon na nagaganap po dyan sa presinto ninyo at may tao po kayo na baka hindi nyo po alam at ako naman ay dumidiskarte. Bagay na ko minsan, na ma-check niyo po ito, seryoso po ito.
Eh, pumunta na po sa Bitag, pumunta po sa akin. Eh, naakusahan daw po na sa opisina niyo po, nangungutong daw po kayo doon sa sinasabing piansadora dito sa may drugs and carnapping, tumaas na raw po. Kaya ito po ang sinasabi. Ano pong masasabi niya? Ganito po yan, sir. Una po, nung natanggap ko po yung notice galing po sa EAS, una ko pong hakbang dyan, nirelief ko po si Sergeant Supnet bilang GL, yung ating custodial officer po. Mm-hmm. At nagpa-imbestiga po ako. Una ko pong binibisigahan yung pong mga kapwa niyang pinsadora. Okay. Yung mga pinsadora din po makasama yan po ay na pares ng ginagawa. Mm-hmm. Kung tayo po ba yung pulis natin ito ay ganyan nga, meaning si SOP. Mm-hmm. Wala po tayo nakitang ganun na, nakuhang ganun ng feedback. Katunan, meron po sila mga salaysay sa atin. May po sinasabi po niya na may nakungutong. Paano po tayo mga mahihingi ng pangutong kung kinukuha nilang dokumento sa atin? Sinasabi lang certificate detention, mga libre po yon, thematic requirement po nila. Wala pong binabayaran kahit po sinong humingi nun sa amin na kailangan magpiyansa yung kamag-anak, yung biktima, libre po yon na pwede pong lumapit sa amin, na sa aming tanggapan. Wala pong kailangan bayaran. Kaya po, hindi ko po maintindihan kung ano yung sinasabi niya na nangihingi ng pera. O nangihingi ng dapat ipinaano po niya, ipina-entrap niya yung polis natin, yung sana pinakamaganda niyang ginawa. Eh yung pinapakita niyang dokumento na yung listahan di umano. Eh nakita ko po yung fabricated po yun. Nag-insert po sila doon sa ng impormasyon doon sa logbook na sinasabi nila. Para sa akin po sa pag-iimbestiga ko po eh hindi ko po alam kung ano yung motibo niya. Motibo niya para ganunin yung kapulisan natin. Na nagtatabago lang po yun si Subnit noon nilagay ko po noon na bilang jail custodial officer. At wala akong record yon. Kami po, wala rin po kami record ng extortion, matagal na rin po tayo servisyo, sir. 25 years na dito servisyo na rin po tayo. Hindi natin tutulutan yung ganyan na mangyari sa ating tanggapan. At yan po, si ano po, yung nagreklamo, nagkausap po minsan yan. Lumapit na po sa akin yan. Minsan, sinasabi niya yung asawa ng Supnet, andoon. Kaya pinalis ko po doon yun kasi tumatambay. Kapartner nga po niya, tumatambay doon sa opisina ng Supnet. Binawalan ko po yun. Yun ang mga ginawa kong action po dyan para papagbigyan din po yung request niya. Test. Alright. Sir, narinig ko po ang panig ninyo kaya hindi po talaga ako nagsasalita para mabigyan po kayo ng the due process and the right to be heard, equal time and space na binigibigay po natin. Opo. O, narinig mo, si, anong masasagot mo roon sa sinasabi ni Chief na nagkausap naman pala kayo? Bago ka lang ba? Matagal na rin po. Gaano ka nang katagal dyan? 8 months na po ako nagpapansa. 8 months. Mm-hmm. Bakit ganun? May ibang mga piyansadora daw na lumalabas na hindi naman daw nagpapatotoo sa mga sinasabi niyo. Base sinasabi ni Hepe. Anong masasabi mo? Nabasa ko po yung ipinasa po nilang sagot dun sa mm-hmm. complaint po namin na nagsummary hearing po kami nung Friday. Napansin ko po dun sa notebook po na ispinasa po ni Ma'am Supnet sa EAS po na yung mga dates po ng release at yung sinasabi niya pong date na nag-issue po siya ng Certificate of Detention, hindi po nagtutugma dun sa mga release order na nanggaling sa korte ng mga kliyente po namin. So gusto mo sabihin, hindi tutugma yung release order ng korte at saka release order ng report ni Staff Sergeant Supnet? Opo. Anong ibig mo sabihin kung hindi magkatugma? E depende naman dun sa tao magpapiyansa kung kailan siya makakuha ng meron pera, kami, maglalabas. Meron po kaming kliyente na lumaya po ng December 29, but according po sa notebook niya, nirelisan daw po niya ng Certificate of Detention at ng mga request noong January 3. Okay. So, hindi, nagpapakita ka sa akin ng irregularidad, pero doon ako sa pangungutong eh. Pakinggan mo ako, ano? Apo. Nagpapakita ka ng irregularity doon sa pag-issue ng release order. At saka yung release order ng hukuman, at saka certificate of detention, iba yun. Balik tayo rito sa akusasyon mo ang pangungutong. Kasi baka magkalituhan tayo, ano? Ibang klase ako pag nag-imbestiga. Si Bitag nakatutok. Doon tayo sumentro doon sa sinasabing pangungutong. Seryoso to. Masisira ang imahe ng Philippine National Police. Well, kung totoo, tatayo ako sa'yo. Patunayan mo sa akin katotohanan dito kasi nandito ka sa amin. Pero nag-imbestiga ako. So, patunayan mo sa akin na
tumanggap? Paano ba itong, magkano na lahat-lahat ang nabigay mo kay Sopnet? At ilan na yung mga sa records mo na mga hinawakan mo at nagbigay ka ng pera? Lahat-lahat, magkano nang naabot mo kay Staff Sergeant Sopnet? Kasi dito yung pangungutin. Pag medyo may nagpiansa, ilan na yung nagpiansa na tuwing magpapiansa sa droga at saka sa carnapping, or di naman kaya pag hindi carnapping at droga, 2,800 pesos ang yung SOP. Okay. Ilan na ba ang mga SOP na ibigay mo doon sa mga nagpiansa dahil drugs at saka carnapping? Ilan na? Gusto ko makita ang halaga. Sa notebook po. Sa notebook ninyo. Ilan doon? 11 pong kliyente na po yun. Simula isang po ng January 3. January 3 of? Opo. 2024 po. So, January 3, 2024. January 3, 2024. Opo. Simula ng January 3, 2024. Sabi mo, 11 na ang nakapagpiansa. Opo. Ng drugs and, sabi mo, ng drugs and carnapping. Opo. So, kung 11 yan, times 5,000, magkano nang naibigay mo dyan? Di 55,000. Tama? Meron po mga price bracket po dahil hindi po sila iba-iba po yung kaso muna, po. Sandali nila muna. Babalikan kita isa-isa lang. Pakinggan mo sana ako rito sa aking sasabihin. Kasi nakikinig sa atin yung inaakusahan, pero hindi naman siya yung tao niya, opo. Okay? Sabi mo 11 na ang nagpiansa, posted bail. So sa 11 na 'yon, sa bawat yung pinag-uusapan ng drugs, opo, and carnapping. Opo. Sa drugs and carnapping, 5,000 ang nagpiansa, 11 na doon. So, lumalabas 55,000 pesos. Yung iba po, tutig to 2,800. 11 ang nagpiansa sa iyo. Pero hindi lahat drugs and, okay. Kasi ako, iba-ibang case. Ilan doon sa 11, simula ng January na drugs and, kasi sinihiwalay ko yung drugs and carnapping, kasi mataas yun eh. Ng SOP roon, lumalabas ay, parang sinasabi mo rito, 5,000. Tama? Opo. Pag hindi drugs and carnapping, 2,800. Tama? So, babalikan natin. Sige, ilan doon ang, kung sa records mo, sa listahan mo, ilan doon ang nagpiansa, carnapping and drugs na doon sa 11 na yon, simula ng January 4? Sa drugs po namin, isa lang po. Sa 11 na po yun. So, sa 11. So, isa lang. So, 5,000 SOP. So, in short, 10 lang yung, Okay. Sa ibang case po. Okay, so 2,800 doon sa sinasabing 10. Okay. So, pag titingnan po natin dito, lumalabas ay 28,000 to. Para. Opo. So, 28,000 plus 5,000, parang lumalabas. Gusto ko lang makita kung eksakto tayo rito. Ako, nagbibilang ako rito, ano. Pasensya na kayo, medyo bobo ako pagdating sa math. Kaya medyo, pinakikita ko rito. So, lumalabas 33,000 ang nabigay ninyo. Apo. So, 33,000 na yan. Paano mo inaabot yung 33,000 na ito? Kanino mo inaabot? Ako po talaga nag-aabot nun, sir. Ikaw nag-aabot? Yes po. Alright. Face-to-face po kay Ma'am Sopnet. Face-to-face? Yes, ikaw yung testigo, ikaw mismo ang inaabot. Paano mo inaabot kay Sopnet? Sa loob po kami ng office niya. Kaya po that time, yung mag-aabot po ko ng pera po sa kanya para sa SOP po. Nag-picture pa nga po ko eh. Picture mo. Nakapag-picture po ako noon, pero hindi ko naman po sadya kasi hindi ko Bakit naman ka nag-picture? Anong dahilan? Hindi ko rin po alam, sir. Nag-picture lang po ako. Okay. So, nag-picture ka? Yes po, nag-picture Nag-selfie ka? Nag-picture ka? Picture lang po. Selfie lang po sa mirror shot. Mirror shot. Sinong sineselfiehan mo? Sarili mo? Opo, sarili ko lang po. Para, nahagip mo ba si Isop na to? Hindi ko po siya nahagip eh. Ang naano ko lang po, dun yung nag- back po ako ng phone ko sa okay, so gallery. Hindi mo siya nahagip. Okay, hindi so naman po. Sa loob ka ng bakit ka? So, kung ikaw ang taga-abot galing sa kanya, di ba? So, lahat-lahat na abot mo, 33,000 na. Pero po, utay-utay po yun, sir. Every case lang po yun. Every? Kada lang po may lalaya. Hindi, kaya nga. Sa matotal, yung mga nakalaya na pagkatapos nagpiansa sa inyo, sumatotel, nakapagbayad na lahat kayo ng yes, SOP lang. Tama? Opo. So, ang naibigay mo na kay Corporal Sopnet, 33,000. Yes po. Lahat-lahat. Hindi naman sabay-sabay yun. Hindi naman po. Kaya nga, sumatotel, sa lahat ng binayad mo, simula ng January 4 hanggang pinakahuli, 33,000 na. Yes po. Tama? Ikaw mismo nag-aabot. Opo. So, hindi siya. Yung huli po ako po. Siya po yung huli. Yung pinaka, tinaasan na daw po yung Tinaasan. Bakit huli? Ikaw nakiusap ka?
Opo, pinatawag po niya ako. Sino nagpatawag sa'yo? Si Ma'am Supnet po. Saan ka pinatawag? Tinawag po. Pinapunta ko po yung isang tauhan. Hindi, saan ka tinawag? Sa opisina po niya. Sagutin mo lang ako. Ano? Para hindi sa pinuputol kita. Marami kasi kumisa na bubuisit sa akin. Ako kasi iba. Kung kayo po nanonood, wala po kayong pakialam sa ginagawa kong estilo kasi hindi ako yung basta't patat. Hindi ito kwentuhan na para makikinig kayo, para makinig lang kayo kung paano kami nag-iimbestiga. Dito sa amin, pinasasalita namin, pero hindi ko trabaho putulin yung nagsasalita, nagpapaliwanag. Ayoko lang medyo malayo tayo. Bakit ka pinatawag ni Supnet? Dahil kulang po yung bayad ko po para sa drugs. Ano daw ang dahilan? Bakit daw nagkulang? Tinaasa na raw po ni Hepe. Si Hepe yung sinasabi niya. Opo. Kaya ka napunta roon? Opo. So, nakausap mo siya? Opo, personal po. Alright. Saan kayo nag-uusap? Sa opisina niya po. Anong oras yun? Alas 5 na po ng hapon. Anong araw yun? Ano po yan? Biyernes po. Anong petsa yun? January 29 po. So, January 22 po. January 22. Opo. And then Friday yun. Tama? Alas 5 ng hapon. Sinong kasama mo? Si Ma'am Supnet po. Tsaka yung... Ang kasama ko pong pumunta doon, ako na lang po. Mm-hmm. May CCTV pa sa station? Meron po. Alright. Nangyari ito noong January 29? January 22 po. Mm-hmm. Malalaman ito kung may CCTV at makikita naman siguro. Wala pa naman tayong sabagay. I don't know, depende kung ngayon ay tinatago na sa may bawat prosinto may CCTV yes, kasi. Yes po, meron naman po talaga. Alright, sige. So, inaakusahan mo si Supnet na tinaasan daw ni Hepe yung kotong na kinakailangan, magbayad kayo ng 7, magkano? 7.5 na? 7.5 na raw po. Hindi na yung 5,000 dahil tumaas na. Yun ang dahilan kung bakit pumunta ko sa tanggapan ni nitong si Staff Sergeant Supnet. Opo. Para makiusap at sasabihin mo, ano? Sa susunod na or nakikiusap po muna? Nakikiusap po ako na kung maaari po, implement po niya sa susunod na kliyente na po. Ayun, lilinaw natin. Okay. So, ito yung dahilan. Ito ba, so, bakit ka nagagawa mo naman parang ano ang nagtulak sa'yo? Sige, ano ang nagtulak sa'yo kung bakit pumunta ka ng IAS, Internal Affairs Service, sabi ng boss mo? Or kusang loob lang mismo? Anong nasa... parang pumunta ka diretso sa IAS. Noong January 29 po, may ipoproseso po sana kaming kaso na ihahabol ko po bago magkaroon ng surety break. Ngunit hindi na po nila kami pinayagang magproseso. Bakit? At sinabi pong ban na raw po kami doon. Binad na kayo? Opo. Dahil po sa kulang daw pong 2.5. Ina-accredit ba kayo sa loob ng presinto? Opo. Sa tuwing accreditation, magkano binabayad niyo? Wala po. Basta importante sa bawat umpapiyansa, pag drugs and carnapping, 5,000, pinaasa nila ngayon ng 7.5 na. Opo. E paano yung mga hindi drugs? 2.8 po. 2.8 na. 2.8 pa rin. Opo. Alright, sige. Colonel, medyo mabigat po itong akusasyon na to kasi ako po yung nagsasakit. Sandali lang, Colonel. Ako po yung tinitingnan ko talaga rito. Ano? Tinitingnan ko pati mga dates. Tinitingnan ko yung oras, tinitingnan ko yung kanilang sinasabi. At siyempre, alam mo, Colonel, may bawat presinto, may CCTV po tayo rin. Opo, meron po. Makikita po natin yung sinasabing sa oras na kinakailangan natin makita, January 22, Friday, 5 p.m. Opo. Na makikita rin siguro papuntang mga tanggapan, kaninong opisina, makikita po natin yung kanyang pagpunta roon. Which will corroborate yung kanyang sasabihin dito. So, si Sergeant... Sub-Sergeant Supnet, matagal na po ba siya sa sinasabing dito sa jail officer? Bago lang po siya, sir. Umaga po ulit. Bago lang po siya. Nadisingit po sa December lang po yan. Second week of December, ganun po ang naging signation niya po doon sa bilang Kusigal officer. Bago lang pala siya. Bakit ang lakas na loob kung sasabihin mo? Parang yun ang sinasabi ni Colonel. Hindi naman siguro pag bago, unless kung sinasabi mo, bago. And yet, bago. Kilala mo na ba ito? Hindi po. First time mo lang nakilala, pero ang sinasabi mo parang lumalabas. Bago lang, pero bakit ganito ka talim? Ganito ka suwabe, ganito ka lakas ng loob. Ano masasabi mo? Ikaw taga-abot. Kasi po, sir, ganito po yun. Yung dati po kasi, may ganyan na po. Pero okay naman po sa amin kasi nakakatulong po kami sa mga preso na yung SOP po, hindi na po tawag SOP doon yun sa una po kasi... Parang tulong na po namin sa mga preso, yun kami na po kusang nag-aabot.
Kaso nga po yung nalaman niya na may SOP nga po na ganun. Sinong niya? Ni Ma'am Supnet po. Oh, nung malaman ni Supnet na... Tinuloy-tuloy niya na po. Ang ano nga lang po... Bakit, sandali lang, no? Bakit kayo nagtumutulong sa preso? Kasi po yung iba po walang mga dalaw, wala po silang pagkain. Ah, okay. Ibang dalaw to. Opo. Hindi ito piyansa? Medyo, nagpapiyansa din po kami, sir. Hindi, ibig sabihin, medyo nalayo ka ng konti. Babalikan kita, ano? Sige po. Ang sabi mo, mga preso, naaawa kayo. Opo, kasi bo, every time... Hindi piyansa ang pinag-uusapan dito, ha? Piyansa din po, sir. Pero every time po na magpapiyansa po kami, nagbibigay po din kami sa chief jailer para po pangkain po ng mga preso. Parang donation, donation po. Donation yun. Opo. Hindi kasama dun sa SOP. Hindi. Kaya po minsan po, may papalayain po kami na walang-wala po. Nakikiusap po kami sa chief jailer noon na, sir, walang-wala po ito. Hindi kami makakapag-donate, ha? Okay lang po yun sa kanila. Okay. So dito lang sa ano? Dito, lang dito sa... naman po, ang nangyari po, per count na po, bukod dun tinaasan pa. Tatanong ko lang sa'yo, ano bang gusto mo mangyari dito? Bakit parang... Anong gusto mo mangyari sa sumbong mo? Ikaw ba'y tinanggal na, out ka na, banned ka na roon sa presinto? Kasi daw gawa nga na lumapit ka na sa IAS pagkatapos ngayon, yes, lumapit po ka na sa akin. Parang natatakot ka dahil malakas ang kalaban, dito sa sitwasyon na to, advice ng boss mo, ituloy sa IAS, tama? Opo. Una po, natakot po talaga ako nung sabihin po sa akin na delikado po yung buhay ko. Nakakasuhan daw po nila ako. Mm-hmm. Sa ginawa kong pagsusumbong. Mm-hmm. Kakasuhan ka. At bukod po doon, marami pong lumalapit sa opisina po namin na gusto magpa-proseso pero hindi na po kami makatungtong. Okay. Well, may nagsasabi na matagal na raw itong kalakaran na to. Opo. Bakit? So, bago lang para sa iyo to? Bago ka lang ba? Ngayon January ka lang? 8 months na po. 8 months ka lang. So... Sa linya ng telepono, sige, si Gemma Lucas, Regional Manager ng Stronghold Insurance Company Incorporated sa Bulacan. Magandang umaga sa iyo, Gemma Lucas. Yes po, sir. Alright. Okay. Kasamahan mo ba itong sila ano, dito, itong nagrareklamo ngayon kasama namin, sila Ann at Mariel? Yes po. Agent po sila ng San Jose Del Monte, sir. Alright. Ano ang masasabi mo rito? Kasi ikaw, matagal. Ikaw ba'y regional manager na yan? Paliwanag lang sa akin. Matagal pa itong mga SOP na to pagdating sa mga piyansa-piyansa na nanghihingi daw yung mga jailer o police station? Actually, sir, sila po, yung mga ahente po talaga ang nakakaalam ng kalakad yan. Kami po kasi dito, sa office lang po. Sila po nakikipag-transact sa mga police station. Okay. Kaya yung pong mga lakad-lakad po na yan, nasasabi man po namin sa kanila, pero hindi po namin na, hindi po kami ang nagbibigay, sila po. Mm-hmm. So, anong masasabi mo rito? Itong kalakaran na to, nakakaabot sa inyo, pero hindi naman kayo nagbibigay. Ang naiipit dito, sila ang nagbibigay. Opo. Eh kasi po, wala naman po kaming sabi ko nga sa kanila, talaga bang kalakaran dyan yan? Kasi naman po, sir, eh siyempre, buong Bulacan naman po kami. Yung iba naman po kasi mga ano rito sa Bulacan, hindi naman po. Dyan, bukod tangi ho talaga dyan sa San Jose Del Monte. Na dati ho kasi nagsabi sila sa akin na, ma'am, ang laki po ng SOP rito, hindi po ba natin pwedeng babaan yung remittance? Eh sabi ko, eh tauhan lang naman din kami na may pinaka-boss naman din kami at yun talaga ang remittance namin. Paano namin bababaan? Eh, okay. Sila makipag-usap dyan. Alright. Po, sinasabi ko sa kanya. In short, ma'am, on the ground, sila po yung mga nagpapiyansa. Sila yung involved. Sila nagbabayad. Hindi po yung opisina. Hindi po. Sa kanila po. Oh, yes, ma'am. Okay, naintindihan ko na. So, hindi, so in other words, ma'am, gusto ko lang, ipinaalam ng mga ahente ninyo sa opisina na may SOP sa mga sa presinto. Opo. Nakakaabot sa inyo yan? Opo. Nung sinasabi sa inyo ng mga nagpapiyansa sa ibaba, ano pong ginawa ninyong hakbang? Kayo ba'y nahimik lang or tinatanggap nyo na dahil matagal na itong kalakaran na to na hindi na dapat mag-report? Kasi po, nung dumating po kami sa larangan ng piyansa, ganyan na po talaga siya. Gaano na po katagal sa larangan ng pagpapiyansa? Sino po ako po? Kayo po. Ano po, 9 years po dito sa Malolos. So, sa 9 years dyan sa Malolos, sino-sino ba sa Bulacan ang tumatanggap daw ng SOP? Sino on the ground ang nagsasabi ng mga piyansa sa ilalim po ninyo na tumatanggap ng SOP? Yung
Yung po mga agent po ng mga na San Jose. Sa San Jose lang. Wala po ba sa ibang mga tawag dito? Sa ibang mga munisipyo ng Bulacan? Wala po. Kasi wala naman po mga nangihingi sa mga ibang bayan eh. So, San Jose. So in other words, na-identify dito pagdating sa SOP, tanging San Jose del Monte, Bulacan lang, base doon sa pagre-report ng mga piyansador ninyo sa baba, na hindi naman kayo nagbabayad, kundi sa bulsa nila manggagaling ang bayad ng SOP. Opo, sa mga client po. Siyempre po, kunwari, so, remittance nila sa amin. Yes, ma'am. Ganon, magpa-plus po sila doon para po sa SOP. Okay. So in other words, sa bulsa nila manggagaling, hindi ba kayo nababother, ma'am, na parang something is wrong, o tanging San Jose del Monte, Bulacan lang inare-reklamo sa presinto, eh sa iba hindi naman. Hindi ba kayo gumawa ng hakbang to make sure na the welfare, yung kalagayan at kapakanan ng mga nagtatrabaho sa inyo dahil nirerepresenta po kayo, wala ba kayong ginawang hakbang man lang or something like that to that effect na parang maayos to? Kasi yung inyong pananahimik ay pagtatanggap na ganitong klase ng sistema, okay lang. Kasi po, sir, sa totoo lang po, natatakot po kami noon. Ah, okay. Takot po kami. Alright. Naintindihan ko po. Tanong lang po ako. Kung sa bagay, naintindihan ko po ang situation ninyo. In the same matter, matatakot din po. Kaya nga lumapit po sa amin itong sila Ann at Marel. Kasi binabangga mo rito, abay tayo ka muna. Kung totoo man to, hindi katanggap-tanggap para sa akin to. Sige, maraming salamat, ma'am. At, maraming salamat okay, din po dahil in-entertain po niyo po yung aming ahente. Thank you po, ma'am. Thank you. Balik tayo kay Hepe. Hepe, mukhang pagtitingnan natin, seryoso po to Hepe, ano? Because the accusation is identifying your city, San Jose del Monte, Bulacan. Okay. Nasa inyo lang, bukod tanging, sa ibang mga sa city ng Bulacan, walang ganito. Well, hindi kaya Hepe, baka hindi mo nalalaman sa ibaba may nangyayari. Na kung minsan sa ibaba may nagaganap at hindi pinaalam sa itaas at ang nalalaman sa itaas kapag may nangyari na. Okay. Ganito po yun, Chef, di ba? Narinig ko po kanina, walang mga reklamo sa ibang station. Again, ang umaga rin po, ay kanina rin po, sinabi ko na yung mga ibang piyansadora dito, na yung Sterling at saka Alpha Insurance, wala naman pong ganyan na akusasyon sa amin. Bukod tani sa siya po, na hindi ko alam po anong motibo niya. Sa aking bago. Pero siya lang po, kumbaga, marami ba kayong piyansadora dyan? Sa meron po dito. Meron po dito ng strong Sterling at yung Alpha Insurance din po. So ilan po ang mga insurance company dyan? Tatlo po yung nagpapas. Pangatlo po tatlo. Siya. Paano sir, pag naglabasan sa ibang mga ano, baka natatakot lang sila, unlike this one, nagipit ng husto kasi bad na po sila. At at the same time, sinasabi na rin ng kanilang tanggap ng kanilang opisina na kung maaari, eh magpa-iyas kayo. Eh natatakot po sila kaya nagpatulfo po dito, hindi basta tulfo si Bitag pong nilapitan nila. Maganda nga po sana na pina-entrap natin kung talaga may katuhanan. Madali po sir pag nag-entrap sir, pero it's not gonna be easy because from the precinct. Ganito po siguro ang aking sasabihin sir, ano? Number one, una, matatakot po talaga sa ibaba kasi in authority po sa itaas nila. I can just feel kung paano isang tao sa sobrang takot na sino ba naman ang lukulukot may sira sa ulo babanggain para sisirain, dudungisan yung sinasabing presinto. Eh siya maliit lamang. Alam niyang laban dito talagang dihadong-dihado. Ika nga sir, may kasabihan, when there's smoke, there is fire. So this is a smoke na lumalabas po sir, hindi natin pwedeng pabayaan. Pangalawa sir, siguro, very simple lang po ito. Ano, eh? Hindi po ako showbiz, hindi po ako entertainer. Ha? Inaabuso po ang gamit ng paggamit po ng polygraph test. Sa alam po, sir, sa bansang Amerika, to be promoted, kuminsan kahit na po sa mga malalaking office like FBI, just to find the integrity of the person who is telling the truth. Hindi po sa mga showbiz to sa mga ginagawa sa Pilipinas at ibang programa. Hindi po kami yan. Sino sumiti po yung police involved na inaakusahan that he could undergo polygraph test for promotion purposes to find the integrity, not because iipitin siya. Naniniwala po ako rin. Sa palagay niyo kaya, sir, pag in-undergo natin ng polygraph test, yung dalawa, sino kaya sa palagay niyo papasa? Malamang po, yung pangharap niyo po, magsisinungaling. Kapo, pwede ko may pangharap ng Sir. So now you're saying you do not believe dito sa tao na to na lumapit sa amin. Opo. So ang gusto mong sabihin atong lumapit sa amin, nilagyan niya yung sarili niya ng kumbaga isang paa niya nasa hukay na. Wala naman siguro sir, may negosyo to tapos babanggain mo. So ibig mo sabihin sir, itong tao na itong lumapit sa may sira sa ulo.
Na ganun kalakas ang loob na parang alam niya, tatablahin siya, pwede siyang lumutang sa ilog, may alambre sa leeg, pwede siyang naka-plaster na hindi na ako uulit. Pwede po lahat na posibilidad na gagawin po natin dyan. Alam mo naman kasi, may mga ibang tao dyan na maaari hindi gagawang pulis, pero mga terador. Alam po natin yan, sir. Wala po sigurong si Raulo na yung self-preservation, nakakatakot magsalita. Ano ang nagtulak sa'yo? Ikaw, tatanong kita. Ano ang nagtulak sa'yo? Ba't ka dito pumunta sa Bitag? Alam mo naman, gusto mo talagang ilaban? Natatakot po ako naman. So, humihingi ka ng proteksyon? Opo. Kumbaga, parang sa'yo, wala ka ng kapanapanalo rito? Desperado ka na? Opo. Hindi kaya sinisiraan mo lang ang pulis dito? Wala po akong dahilan kasi doon lang po ako nakatira sa tabi ng may bahay po ako sa tabi ng istasyon. So ngayon, ang sa iyo, napakahirap na to kasi ang hanap buhay mo, sisirain mo. Opo. Ano ang pinakamalaking bagay na bakit nagawa mo? Tanong ko lang ano. At well, hindi naman mali ang ginawa mo na parang sinunog mo, parang nilihaban mo yung tulay na wala ka na ngayon kasi masisira ka sa ibang mga pulis. Kakalabanin po mga pulis na to. Kasi parang mahihirapan ka na. Hindi ko sinasabing tamang ginagawa. Hindi. Para sa akin lang, sinusuri kita. Kasi kung ang lakas ng loob mo na parang itinaya mo na ang sarili mo. Nakuha mo? Opo. At hinahangaan kita. Yung mga taong kapareho mo, dapat binibigyan ang sinasabing witness protection kasi pwede kang targetin dito eh. Totoo. Patahimikin ka eh. Wala naman sigurong si Raulo na gagawa ng parang ganito. Mariusek naman, sino tong sa linya na to? Okay, sa linya ng telepono, kakausapin natin yung PD rito, si Lieutenant Colonel Relly Arnedo. Magandang umaga sa inyo, Provincial Director Colonel Arnedo. Magandang umaga din po, kay naka-live po tayo sa IBC TV 13. Ako po si Ben Tulfo. Ito pa yung hashtag ibabitag mo TV. Sir, kung nakikinig ba kayo kanina sa nangyayari dito habang pinakikinga ako, nag-iimbestig po, tinatanong ko lang po si Hepe ng Chief of Police ng San Jose del Monte, Bulacan, na nagrareklamong piansador na inilalantad niya po yung sinasabing SOP raw na hinihingi sa kanya ng 5,000 pesos para doon sa mga papiyansa ng drugs and carnapping. Yun daw po yung butaw. Anything hindi kaso na yan, 2,800 daw ang binibigay. Tanging San Jose del Monte, Bulacan lang daw pong narereklamo. At ina-acknowledge po ng kanilang regional director ng insurance na nakakaranas daw po ng ganyan ang mga tauhan nila. What can you say dito pagdating sa reklamo to, sir? Ayun nga, nasabi kanina nung ano, yung kausap po regarding nga dyan sa piyansa daw, hindi ko rin na... sabi ko nga, hindi ko maintindihan kung ano yung talagang yung paliwanag kanina. Kaya sabi ko, mas maganda siguro punta dito sa ano sa office para malaman ko. Kasi ang alam ko kasi dyan sa tungkol dyan, kumpanya yung ano dyan ina-approach. Hindi ko alam kung paano naging yung involvement ng station. Okay, ang kumukuha raw po ng butaw, sir, ay yung staff sergeant daw na supnet na inaabot ng tauhan nila dito kasi tapos para daw sa hepe sa itaas, dinideny naman, sir, ng sinasabing si Jenny Supnet. At kausap ko yung hepe mismo, yung chief of police ng San Jose del Monte, Bulacan. Takot na takot po itong lumapit po sa amin, umiiyak isang araw pa at sinasabi niya raw, ituloy paninindigan niya talaga yung SOP. Alam mo naman, sir, wala naman sigurong taong ilalagay yung sarili nila na kaya lang pag nagipit na talaga. Lumapit daw po siya sa IAS at marami pa nagsasabi, kinatawagan daw siya, pinupuntan daw siya sa bahay, huwag mong ituloy kapag hindi. Kaya natakot na po siya, dumiretso na po sa amin. Ay, ganun po ba? Napunta po ba ng IAS na po? Baka nag-file na po ng case? Ganun po ba? Napunta sa IAS. Kaya lang, sir, marami raw pumupunta sa bahay niya. Tama? At nagsasabi na, paaligid-aligid, huwag mong ituloy kapag itinuloy mo, malilintikan ka. Kaya hindi niya po alam gawin, kaya pumunta po sa amin. Hindi po roon sa kaso na yung takot niya po rito kasi binabangga mo po rito, opo, sir, opo. Institusyon. Maintindihan mo siguro natin ito, sir, ano? Opo. So, siguro, sir, kinakailangan nyo talagang tingnan na maigi to na talagang kami po, sir, magiging interesado na po kami. Pupunta na po siguro kami. Tatanungin po namin sa IAS dito. Importante po rito ang IAS. Kung meron man dyan sa regional, puntahan mismo yung bahay. Mag-imbestiga talaga. Hindi yung kukunin lang reklamo. Top to bottom, this is big time corruption sa isang istasyon kung totoo. Kasi kung hindi, dapat parusahan itong nagre-reklamo gumagawa ng kwento.
Di tama ba, sir? Po, tama po. Siguro po, since napunta po sa IAS, hindi ko lang alam kung may na-file. May na-file ba? May na-file na daw, sir. Saan kayo na gano? Sa regional, sa Campo Grande? Sa Malolos po. Sa Malolos daw, sir. Ay, sa, baka sa provincial po, sa IAS, sa... Siguro ang may tutulong ko na lang po punta dito para malaman ko yung extent po ng yung kwento para mabigyan din ng kaukulang security kung kailangan. Okay, sir. Okay, sige. Can I ask you a question, sir? O pwede? Yes po, yes po. Pwede po ba, sir, kayo na rin mismo magpadala ng investigator ninyo na apparently parang hindi nakaabot po sa inyo. So being the provincial director, it's not about interfering and taking in specific yung merit ng kaso. Bakit hindi po kayo magpadala ng investigator po roon para makausap po, para matingnan? Independente po na hindi natatakot at para may report po sa inyo, tama. Kasi kung ito'y pupunta, matatakot po siya, pupunta rin mismo. Saan ka ba nakatira? Doon pa rin sa lugar na yun? Wala na. Katabi po ng police station. Sa tabi po siya mismo nakatira, sa tabi ng police station. Kaya tango. Tabi po ng police station. Oh, okay. Sige po, sige po. Para at the same time, sir, nakaband na po siya, sir. Hindi na raw po siya pinaanam ba pwede magnegosyo roon, may tindahan sa labas ng stasyon. Pinaalis ka na. Hindi na po kami pwede magproseso ng piyansa. Hindi na raw sila pwede magprocess ng piyansa. Blacklist na siya, binad na po siya. Kumbaga, persona ng grata na po siya pagdating dyan sa stasyon po ng police. Yes. Do you find it, sir, kung that's the case? Can you investigate kung talagang binad na po siya? Kung totoo po, sir, na talagang hindi na siya pwede mag-ano? Ito'y tanungin niya po siguro sa sino po ang nagbibigay ng pahintulot na mag-band na nagpapiyansa. Ito pa ay tama po ba pag ang isang police station ay nareklamo, ibaband yung nagko-complain? Ayun po ang alamin natin. Ayun po, magpapadala tayo po ng ano. Siguro, sir, yun lang pong gusto namin, sir. Ano? Unang-una, sir, patutulong na rin po kami sa bitag. Ano? Ah, hindi po kami kapareho dun sa mga madadaldal na mga senador. Hambalusin na lang sila. Kami po, balanse, nakikita nyo. Bato-bato sa langit lang po, ano? Pasintabi lang kung sino tatamaan sa akin ng sinasabi. Wala akong sinasanto kahit kadugo ko eh. Pag-iimbestiga ko po rito, sir, tinitingnan ko po magkabilang panig sa inyo at yung nag-aakusa. And at the same time, tinitingnan ko po na dehadong-dehado po. Alam nyo po, may mga nagko-complain. May kasabihan po, matalinhaga po to. Kahit na ilang ilog ang tatawirin, ilang bundok ang aakyatin, mapangari man o hindi, makaabot lang ang sumbong. Kasi nalalagay na sila ng langanin, desperado na po sila, motivated na po sila dahil nakataya ng buhay nila dyan. So yun po ang ginagawa ng mga taong walang kaboses-boses, walang kalaban-laban, kaya pumupunta po sa amin sa bitag. Kaya sinisiguro po namin yung walang boses, walang kalaban-laban, eh naitatayo po namin, natataguyod po namin yung karapatan din po lang siguro dito sa parting to na mapangani po ang tingin nila sa buhay nila. Anong gusto mo mangyari? Ikaw? Anong gusto mo mangyari ngayon? Sige, tell me exactly kung anong gusto mo. Kung halimbawa pong may lalapit sa aming kliyente, kung maaari po na iproseso po namin ang hindi po nalalagay kami sa alanganin. Ang gusto niya, sir, ay ganun pa rin, na magnegosyo pa rin. Kung may lalapit ng kliyente, wag daw po silang guluhin, wag silang, abay, sa parting to, nilagay, ako magsasabi sa'yo, no? Totoo talaga? Opo. Hindi, kung ako sa lugar mo, hindi ako magiging kampante. Markado kayo. Opo. Maghanap ka na ng ibang lugar. Kasi giniba mo na to rito. This is tama naman ang ginawa mo. Meron at magagalit. Kasi binangga mo, nakipagdeklara ka ng giyera dito sa presinto, iha. Totoo to. Po kasi sila eh. Kaya nga, hindi ka ba pwede maghanap na lang ng iba? Okay lang pong hindi po. Huwag na lang po nila kaming takutin. Okay na huwag ka nang magpiyansa. Okay lang sa kanya, sir. Huwag lang takutin. Hindi ka nakakasiguro. May mga siraulo dyan. Hindi mo alam. Baka tirador ang titira sa'yo. Yun lang pong sinasabi ko, sir. Pwede pa po, sir, pa mag-aligid-aligid sa may yung sa inyo, sir, na parang silip-silipin na lang po ito. Bibigyan kita ng number ko sa telepono ko, ano? Pag may kunting kaluskos. Sige, sir. Sige, maraming salamat po, sir. Uusap po tayo mamaya ng konti, sir. Thank you so much, ha? Sige po. Ganito ang gagawin natin. Kay Carl, dito naman sa Chief. Chief! Makikiusap po ako sa inyo. Alam ko naman, nag-iimbestiga kayo at kayo pumaparing sa tao ninyo. Hindi kita pwedeng masisi. Ako naman, sir, balanse po ako. Pero sa aking pag-analisa, sa aking pong pag-susuri rito, wala pong siraulo na babanggain po ang isang istasyon ng pulis tulad po ng San Jose del Monte, Bulacan, sa isang tao nakatira malapit dyan. Wala pong siraulo magdedeklara ng giyera, yung taong walang kalaban-laban. At ang gusto niya lamang, huwag siya malagay sa alanganin.
At gusto niya lang mabuhay ng tahimik. Ayaw niya po ng buhay ng magulo at kalbaryo at panganib. Pag isang tao pipipiliin mo, iisipin niya yon. Kaya lang, pag nalagay na siya sa alanganin, pinatigil ng kanyang hanap buhay, binabanta na siya, pinupunta niya sa bahay, kinakausap na siya. May banta na rin na kapag tinuloy mo yan, malilintikan ka. Siguro sir, kung ito pamilya po ninyo mangyari ito, anong gagawin niyo sir? Ay, hindi po namin ginawa manakot sa tao na yan. Hindi po sir, kung sakaling ganun, hindi po sa pulis. Kayo po sir, kung hindi po kayo pulis at kayo ordinaryong mamamayan at siya'y kapamilya niyo, anong gagawin niyo? Anong ipapayo sa kanya? Kung tatang totoo po talagang tinatapos siya, magsumbong po siya sa otoridad. Ah, yun na nga pong ginawa niya po. Yun na nga pong ginawa niya. Kapag sakaring sir, nagsumbong sa otoridad at sinasabing huwag mong ituloy, may kalalagyan ka, anong gagawin niyo sir? Magpapatulfo po kayo or magpapabitag kayo? Alin po roon? Pwede po pareho. Ayun. Pero mas magpabitag na po kayo, nang bibitag po kami kasi yung iba roon baka puro sat-sat lang eh. Alright? Nagpapakita po ako ng angas ko sir. Iba po ako sa mga utol ko, hindi po sat-sat. Kaya nagsasabi po ako, sir, pakisabi sa mga tao ninyo, wag babantaan to. Si Ben Tulfo po, si Bitag pong kausap nyo ngayon. Hindi po ako basta-bastang Tulfo. Marami pong Tulfo. Hinihiwalay ko pong apelyido lang po yan. Pero sa trabaho, institution, pag-uusapan ng pangalan, iba po kami sa Bitag, sir. At maraming salamat po, sir. Ako yung nag-iwalan sa inyo. Mag-iimbestiga ako marito. Thank you so much. Alright? Apo. Ganito ang gagawin natin. Tutulong kami sa iyo. Ipapabot namin to sa katastasan. Pag ikay pinoligraph test ko, kayong dalawa, at hindi basta-basta tanong, at may mga tanong para doon sa sinasabing tamang paggawa ng polygraph test, sa palagay mo kaya ikay papasa? Opo, totoo po lahat ng sinasabi ko. Sa palagay mo kaya, pag sinalang natin si Supnet, magsisinungaling yon or magsasabi ng totoo? Nagsinungaling na po siya sa counter affidavit niya po. Ayun. So, ganun pa man, kung aabot na tayo riyan, willing ka magpa-polygraph test para malaman lang kung nagsasabi ka ng totoo. Walang showbiz to. Hindi ito mga pang-artista, pang-entertainment. Buisit kami sa mga ganun klaseng mga programang ginagamit yung polygraph test. Ang polygraph test, hindi pinaglalaruan. Willing po. Kahit na sa Amerika, ginagamit to para sa CIA, FBI, sa mga matatas na officials kung nagsasabi ng totoo o hindi, bago sila ma-promote. Kung magkakatiwalaan pa sa loob ng sinasabing institusyon, dito sa atin, katarantaduhan, kalokohan, ginawang katatawanan. Really? Seryoso kami pag gumamit kami ng polygraph test. Really? Gagastosan ka namin. Naintindihan mo to? Opo. Well, mag-iimbestiga po kami. Inilatag po namin, presenta po namin sa inyo. Iba po si Ben. Iba po si Bitag. Kami po yung institusyon pagdating sa imbestigahan ay bardagulan. Abay, kahit na po sigurong sapakan. Wala po kaming inatrasan kahit sino pa kayo putok sa buho kayo eh. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan sa mga tao pong walang kalaban-laban, walang kaboses-boses, walang matakbuhan. Kaya kami po may tatak, tatak Bitag, tulong serbisyo, tatak Ben Tulfo. Ito po yung hashtag, ipabitag mo. Susunod! Kasunduan hindi maintindihan. 20,000 naging 500 na lang. Bitag, bakit naman ganyan? Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Hashtag ipabitag mo in partnership with DCMI, Divergent Concepts Marketing Incorporated, the exclusive countrywide and worldwide distributor of King's Premium 825ml, Walang Pait, San Miguel Corporation, Dyna Drug Corporation, the official outlet stores of King's Premium 825ml, Orich International Traders Corporation, Dinapayan Festival, Laos Group of Companies. Thank you.
sa pagtulong. Ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa pagtulong, ikaw ang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO. Salamat naman may mga departamentong nagtatrabaho tulad ng DOLE, tulad ng DSWD or DA at iba pa dyan na kapag nagbigay para sa tao, bantayan po natin yan. Huwag po nating hayaan etong mga politiko magsasabi sila na naman ang bida, sila na naman ang may utak, sila na naman ang gumawa. Ang trabaho ninyo, mga ito'y mga senador at congressman, gumawa kayo ng batas sa ikabubuti ng taong bayan, pero hindi kayo mag-iimplementa yan. Ang trabaho na yan, gumawa ng batas. Hindi gumawa ng batas para magpapogi na kayo ang nakadiscovery niyan. Kaya nga kayo nandyan eh. Halimbawa, kung ako naging congressman, naging senador, hindi ko aakuin yung mga lumabas na batas na yon. Ako yung author, example lang po to, pero para sa taong bayan, dahil yan ang trabaho eh. At hindi pwedeng sabihin ito mga congressman and senador at saka mga mayor at saka mga gobernador at saka mga konsehal, sila ang may utak niyan. Eh kahit na may utak yan, hindi sa inyo yan. Para sa taong bayan. So ngayon, nagkakabukingan na mga bossing. Get nyo? Medyo lumalamig na. Kaya lang, may ibang bagay na bantayan po natin ngayon, ha?
Sadya po namin talagang tinanggal po yung aming Bitag Live sa TV at ginawa po namin podcast. Bakit po? May mga bagay po na mga unfiltered na ginagawa po namin kaya sa digital lang po mapaparoon yan. Abangan po yan. Monday, Wednesday, and Friday lamang po. Ha? Yan po. Ito na po. Pangalawang sumbo na tayo. Company driver, Cinebac. At 20,000 na separation pay, naging 500 pesos na lang. Bakit kaya? Isang company driver na biglang hindi pinagbiyahe ng kumpanya dahil nagreklamo sa dole. Napagkasundo na bayaran siya ng 20,000 pesos para sa kanyang separation pay. E ngayon, inaasahan niya yung 20,000, 500 pesos na lang. Detalye ng sumbong, panoorin. Ako po, driver ng Lucky Dragon Bubble Wrap. Mag-iisang taon na po ako. Meron na pong nakasunduan, talagang 20,000. Ngunit sa makukuha ko, 500 na lang. Hindi ko alam na lahat ng damage is babawas pala. Gusto ko lang po sana makakuha kahit kalahati dahil may insurance naman yung truck. Mag-iisang buwan na po akong walang trabaho. Paano po ang pamilya ko, mga apo ko. Sana matulungan ko sila at matulungan nyo rin ako. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon, ito nagre-reklamo si Eduardo Araneta. Mang Eduardo, magandang umaga sa iyo. Sir, magandang umaga. Medyo okay ka ba? Okay naman, sir. Mukhang relax na relax kayo ha. Kaya parang, okay, sige, kumusta po kayo? Okay naman, medyo gutom na. Gutom. Mabilisan natin para huwag nang magutom. Ano? So magkano ba natanggap ninyo doon sa 20,000 areg na separation pay na dapat binigay sa inyo ng sinasabing company? Ano ba nangyari dito? Bakit kayo pumunta sa akin? Dahil parang lumalabas 500 pesos na lang nakuha nyo? Opo. Okay. Ano sinabi sa inyo ng kumpanya? 500 na lang daw po kay bawasan lahat ng damage ko. Okay. So, nung tinanggap mo, nung 500? Hindi po. So, kaya ka nandito? Kaya nandito. Kasi may question yun, dahil ang gusto mo, ay buong-buo, 20,000 yun. Huwag bawasan. Kasi sinabi naman talaga nila na wala naman lang akong mabayaran nung nagawa yun eh. Tapos, nung magreklamo ko sa dole, bigla na lang na kinakakaltasin daw nila lahat yun. Okay. Para kang si Erap pa. Okay ka lang. Okay ba tayo dyan? Sige. Alright. So, gusto mo dito, dapat walang bawas yan kasi separation mo yan. Opo. Eh, mga kinalta sa'yo, ano yung mga utang mo, mga atraso mo, mga bagay na medyo... Nakautang ako ng 5,000, sir, kasi gawa nang namatay yung anak ko. Alright. Yun. Nakuha ka ng 5,000. Okay. Alright, sa linya ng telepono, secretary ng Lucky Dragon Manufacturing. Ito ho'y ang kumpanyang nareklamo, si Manuela Mayuga. Ma'am Manuela Mayuga, magandang umaga sa iyo, ma'am. Hello, sir. Good morning po. Pakilakas lang, ma'am, konti ang boses. Hello, sir. Para magkarinigan tayo, ma'am. Can you hear me? Yes po, yes. Alright. Ma'am, nandito po itong si nagre-reklamo si Eduardo Araneta, yung kanyang separation pay raw na 20,000 dapat, kinaltasan niyo raw. Tapos nauwi niya lang daw 500,000 matapos ito yung sinasabing financial assistance ba to? Or, ano ba talaga? Wala pa po siyang nakuha dito sa office. Pakilakas nga ma'am, hindi kita masyado marinig. Sorry ma'am. Po. Pakilakas lang ma'am, ano? Yung bibig sa telepono. Apo. Yeah. Okay na po ba? Yes, yes. Actually po, sir, hindi pa po siya pumunta po dito sa office namin. Mm-hmm. Kasi po, nung January po, sabi ko po sa kanya, magpahinga po muna siya since po namatayan po siya. Okay.
Bali po, sabi ko, wala pa pong 2 weeks na namatayan siya. Sabi ko, magpahinga din po muna siya. Kasi yung mukha niya po, ang lungkot po kasi. Tapos pag dito po siya sa warehouse po, tambay, sobrang init po dito sa production. Baka po kung ano mangyari. Kaya po sabi ko, pahinga po muna siya. Ayun. Sige, ma'am. Tapos po, ang hirit niya po sa akin, Sir Ben, sabi niya, di mag-resign na lang ako kung ganyan. Inaantay ko po yung resignation letter niya po, dumiretso na po siya sa Dolly, sir. Mm-hmm. Hindi po siya nakipag-usap po sa amin sa office na... May binawasan yung 15,000 na parang 500. Yung sa 15,000 po, sir, yung nabangga niya po yung na truck. Ma'am, tapos sige ma'am, okay. Yung 35, wala po bang insurance yung truck ninyo?
meron naman po. Oy, bakit ang insurance na lang po, ma'am? Hindi naman kung minsan, hindi naman siguro sinadya ni tatang ibangga yung truck ninyo. Eh, paano po kasi? Ma'am, ganito lang, ma'am. Ano? Sana makinig po kayo, ma'am. Ano? Ma'am Manuela, okay. Alam nga po, ano? Tuturuan ko na lang po kayo para medyo malabas po kayo sa problema na to. Kasi mabait po kayo. Parang ilang taon na po kayo, ma'am? 27 po. Oh, sige ma'am, kahit na triplehin yung edad ninyo na yan, di nyo pa maabot yung edad ko. So ganito na lang aking sasabihin, kung triple, hindi naman triple, sobra na. Nabenta na tayo yan. Double yun. Sorry. Ganito ma'am, tulungan na lang natin to, pakisabi sa may-ari, yung sa truck, may insurance yan. Siguro naman, eh, pag na-aksidente yung tao, hindi sinasadya. Kung nagpabayaman, pwede naman makausap. Total, babayaran na magpapagawa po niyan, insurance din naman, i-declare nyo. Bakit nyo ilalagay sa tao, konsiderasyon, basta't importante huwag niyang ulitin. Malimit po ba siya nakakadisgrasya? Yes po. Sir, hindi po siya nagsasabi sa akin po na may nasira siyang truck, na may sira sa truck. Ah, itinago niya. Hindi po siya nagsasabi po sa akin. Katulad po nito, sir. Okay. Yung lock po ng wing band ng forward namin. Okay, sige. Sige, ma'am. Magsisinungaling po siya lagi. Ay, sige, ma'am. Sige, ma'am. Nakuha ko na, ma'am. Ano? Medyo naintindihan kita. Chip, ano naman to? Bira naman. Mayroon pa lang mga bagay na hindi mo naman sinasabi. Malalaman din yun, sir. Malalaman din. Oo, nalalaman din nila yun. Nalalaman din nila. But, alam mo kasi, walang sikretong hindi natatago. Oo. Sisingaw, alam sisingaw, kahit ibalik. Ha? Sinabi naman ng pahinante yun eh. Sinabi ng pahinante. Opo. Ang pahinante nagsabi, ikaw nakabangga, ang pahinante magre-report. Okay na sa iyon. Okay na. Okay. Ma'am, nandiyan ba kayo? Opo. Siguro, naintindihan mo kung anong disposisyon ng taong kausap ko rito. Parang nakikita ko na yung sinasabi mo sa akin. I can relate. I can translate. I can interpret. So I can relate sa sinasabi mo. Di ba natin pwedeng tulungan na lang tumang parang medyo... Ilang taon na po kayo, boss? Pa 65 na, sir. 65? Ma'am, may 65 na to. Parang Lolo Eduardo mo na to. Baka opo, pwede na lang siguro... Opo, po na siya. Kaso po. Pasaway po. Ganito na lang, Manuela. Pwede ba ako makiusap? Pwede ba ako makiusap sa'yo? This time, si Bitag talaga nakikiusap sa'yo. Apo. Walang apo. Ano. Ito, ipakikiusap ko na lang kung madadala ko sa pakiusap sa'yo. Sana na parang tulungan na lang natin. Total, 65 na po siya. Parang hindi na po pwede magtrabaho to eh. Pero po sir, yung 20,000 masyado po malaki. 9 months lang siya sa amin. Ah, ganun ba? Madami opo. Din po siyang ginawang mali sa amin, sir. Katulad nung minsan. Diba, ang dami po, sir. Promise po. Ah, okay. Hindi po nagsisinungaling. Alam ko naman. Nakikita ko naman sa sinasabi mo. May lolo ka pa ba? Meron po. Kumusta naman ang lolo mo? Okay naman po. Mahal mo? Siyempre. Pasaway? Sobra po. Pasaway? Hindi po. Konti lang? Medyo. Siguro maintindihan mo ngayon kung paano naman to. Di ba? Tatanda rin tayo. Kung minsan, pag tumatanda, di ba? Medyo bumabalik tulad ni James. Bumabalik sa medyo, alam mo na yun, yung mga bakas ng kahapon. Di ba? So, ano matutulong natin dito para sa ano, para medyo maibsan kaya lumapit sa amin. Ako naman tumawag lamang para kung ano man. Alam ko parang lumalabas hindi niya talaga deserve yung 20,000. 'Yun ang gusto mong sabihin, tama? Yes po. Ano sa palagay mo yung medyo bukal sa inyong kalooban sa bossing ninyo? Ikaw lang. You have the right to say it as it is. You cannot remain silent. Kasi po, ako talaga, sir, sobrang suma ng loob ko sa kanya, sir. Kung totoo lang, maayos po kami dito sa office, sir. Kinalagyan niya po yung okay. Pangalan ko. Manuela, it's okay. Hindi po kayo okay. Nakikita ko naman. Masaya nga akong kausap. Ako nga mismo nakikiusap sa iyo. Bakit ka naman umiiyak?
ka na umiyak? Hindi po kasi sir, ang sama-sama lang po sa loob. Okay. Kami po pinapalabas niya masama. Hindi, kahit hindi, hindi. Ang dami-dami niya na po nagawang kasalanan sa amin. Okay, sige. Oh, sige, sige, ganito na lang, ganito na lang. Relax. Ang iyong, akala ko yung iiyak si Mang Eduardo, yung pala si Apong umiyak. Sorry po, okay. Lang kasi yung... Okay lang. Relax ka lang, hinga ka lang. Mang Eduardo, pambihira ka naman. Ang ginawa mo sa apo mo? Parang apo mo na lang, pambihira ka nang pasaway wala ka naman, sir. Ha? Wala naman. Tatrabaho lang naman ako yan. Hindi kaya dapat pahinga na lang. Medyo pag-isi-isi kasi baka mahihirapan siguro. Baka sa edad ninyo, nagkawibay, nagagamot. Sabi ko naman sa kanila, sir, kaya ko pa po. Eh, problema, hindi nila kaya yung ano mo eh, yung pamamaraan mong pakikitungo. Yung... Kaya mo, pero hindi nila nakakayanan yung ginagawa mo roon. Cheap, bossing. Hindi kaya dapat mag-usap tayo sa baba para magmuni-muni muna tayo. Baka madala kita sa kunting paliwanag. Okay ba sa iyo? Hindi naman pala to separation pay, financial assistance lang. Ayaw talaga magbayad. Ayaw magbayad. Sila may utang sa iyo. Nag-offer sila eh. Nag-offer sila? Tapos siya ayaw bigay. Kakalta sila yung mga... Okay. Paano naman yung mga nasira mo? Pero tinatago mo. Pag hindi na nalalaman na lang sa mga kasamahan mo, pero ikaw mismo hindi mo sinasabi. Ang hindi mo pagsabi niyan, eh parang pagsisinungaling na yan, pandaraya na rin. Ano lang kasi... Hindi naman kita pinangangaralan dahil mas matanda pa naman ako dihamak sa'yo. Ano lang kasi yan, sir, maliliit lang na... Kumbaga, na maliliit lang? Oh, maliliit lang na langit. Okay, oh, sige. Alright. Nandiyan ka pa ba, ano? Manuela, nandiyan ka pa? Yes po, sir. Huwag ka nang umiyak. Dito po. Okay na sa'yo? Apo. So, hanggang dyan ka na lang dahil si, matalagang itong pasaway talaga itong si Mang Eduardo, gusto mo sabihin, wala na may bibigyan kumpanya. Tanong ko lang naman, di ka naman, ako yung nakikiusap. Minsan, kahit nakikiusap kami, mga bagay na hindi mabibigay sa'yo. Kasi may mga taong ayaw tanggapin pakikipag-usap, eh okay lang naman sa akin. Kung hindi mo tinatanggap yung pakikiusap ko sa'yo, okay lang. Naintindihan. Okay. Ha? Ano sir, kung ano, bigyan ko na lang po siya 2K sa akin na lang po. Oh, bibigyan ka rin ng 2K sa kanya man lang daw. Saan makarating yun? Ay, naku, pambihira na to. Binibigyan ka ng 2K, hindi na lang, hindi wala ko, walang warang, pasaway ka talaga. Anak ka ng tipaklong. Kusang loob na lang, manggagaling sa kanya, hindi sa kumpo niya. Para tuloy na pressure lang tong si Nene, ano, si Manuela, pambihira so, okay, naman. Okay, lang yung kinaltas niya nung Pasko yun, sir. Sabi niya sa akin, yun lang daw pinapakalta sa'yo ni boss, 2,000 nung Pasko. Nakakausap mo ba ang boss mo? Minsan, sir, pagka lumalabas. Oh, yeah. Sa warehouse. Okay ka ba sa boss mo? Okay naman, sir. Sa boss, mabait naman yung boss ko sa akin. Sa akin, mabait. Ewan ko lang sa iba. Mabait ang boss mo sa'yo, pero ang ibang mga kasama mo, hindi sila mabait sa'yo dahil meron kang pinagagawa siguro. Mabait naman, sir. Okay, ganito. Wala naman talagang dapat binibigay sa'yo na 20,000 kasi walang separation pay. Consideration ang binigay sa'yo, kaya lang may itinago ka na hindi mo sinasabi sa kanila, kaya ikinaboysit ng ibang kasama mo. May mga bagay na kahit na kuminsan, ako nagkakamali ako, ha? Nagkakamali ako, inaamin kong pagkakamali ko. Matahimik na lang ako. At kung kinakailan ka usapin, makikiusap ako sa iba. Eh, dito sa inyo, siguro, Mang Eduardo, kinakailangan nyo sigurong tumingin muna sa salamin. Kasi hindi ko first time tayo magkausap. May asawa ka pa ba? Sir? May asawa ka pa? Mayroon, sir. Kumusta naman si Mrs.? Okay lang, payat na. Payat na sa consumption sa akin. Ah, payat consumption? Sir, pinapalayas na nga sa bahay. Ganun? Ganap daw trabaho, sir. Okay, sige. Ganito na lang. Baka usap na lang kita doon sa may kawayan. Doon na lang siguro. Di lang kita doon sa Public Employment Services Office. Baka matulungan ka nila. Kaya lang, medyo ganito nga yung... Eduardo. Ang Eduardo. Sir. Kinig ka, no? Masyado ka naman kasing relax na parang
pagkausap mo si Josefina Gislani, medyo ayusin mo para medyo mataas-taas ang bigay sa'yo. Kasi wala kang trabaho ngayon. Dapat nga ikaw na, kasama ka na dun sana eh. Senior citizen, Oscar ka na dapat eh. Hindi ka na dapat nagtatrabaho eh. Dapat nga, nagsusumba-sumba ka na lang doon sa barangay ninyo para medyo masaya sa misis. Si dancing-dancing on the... Kaya ko pa, sir. Makakasakit lang ako pag hindi ako nagtrabaho. Kaya lang, mga taong paligid mo, magkakasakit eh. Ikaw magbibigay ng sakit. Ito mga tao. Sige. Josefina, Jaslani, magandang umaga po sa iyo, ma'am. Hello, ma'am. Ganito na lang. Good morning po, Sir Bentul po. Good morning. Sige, ma'am. Papupuntahin ko na lang siguro na wala ng trabaho po itong si, Mang Eduardo. Baka matulungan niyo lang po siguro, ma'am, kasi nagda-drive daw po siya. I don't know kung anong services ay offer po ng May Kawayan Local Government, ma'am. Ano sa palagay, ma'am? Matutulungan ba natin itong si Mang Eduardo, ma'am? Ang mandate naman po ng aming tanggapan ng PESO ay tulungan po na magkaroon ng trabaho. Mm-hmm. Hanap buhay at negosyo ang ating mga ang mamamayan po ng May Kawayan. So pasyal lang po siya, Sir Ben, sa aming tanggapan sa PESO sa new building, 5th floor po. Hanapin niya po ang aming tanggapan at makakaasa po kayo na tutulungan namin siya mabigyan ng trabaho. Ma'am, ngayon pa lang, nagpapasalamat po ako sa inyo, pero medyo magbibigay na po ako, bubusina na po ako. Pagtsagaan nyo lang po pagkausap si Mang Eduardo. Okay, medyo. Opo. Makakaasa po kayo. Mm-hmm. Para mabigyan na, mabalidate na rin po namin siya, para kung ano pa po yung itong tulong na maaari namin. Sige, ma'am. Ganun na lang, papupuntahin ko po sa inyo, ma'am, ha? Ma'am, maraming salamat po, ma'am, ha? Opo. God bless po, Sir Ben. Okay, God bless. Kana kasi magsalita, doon tayo magdadalay. Pambira ka talaga siya. Pambira ka man. Nung galing na ako dyan eh. Di, anong gusto mo sabihin? Sorry, sir. Ikaw nung mipsi ko, ano ba talagang gusto mo? Tutulungan ka. Pag tinulungan ka naman, sinusopla mo. Pambira ka naman, no? Relax. Sabihin, sir. Ganito na lang. Relax, okay? Tumutoma ka pa ba? Hindi ako nang, sir. Hindi na? Hindi, sir. Kahit sa EDSA ako nabiyahin nun, hindi. Tagal ako yun, EDSA. O, sige. Bus driver. O, di, sige. Papupuntahin kita ron, ha? O, sir. Baka sakaling, hindi ko alam kung anong maibibigay na tulong sa'yo doon sa ha? Okay na sa'yo? O, nandiyan pa ba si, tapos na yun si Manuela. Manuela, nandiyan ka ba ba? Yes po, sir. Manuela, hindi na raw niya kailangan yung 2,000. Wag na lang, siguro kung yung pamamigay mo na lang doon sa mga nangangailangan, mas baka maraming nagugutom dyan. Ikaw, nagbibigay kusang na loob. Sabi niya, hindi niya raw kailangan daw eh, kasi wala daw siyang, hindi raw makakaabot doon sa gusto niyang paroroonan. Di ba? Sige po, sir, kung ayaw niya po. Pero kung willing po siya, pwede po siya pumunta dito. Pwede ayan, kung willing ka pa rin, kung may gusto mo bang makuha yung 2,000 mo roon, wala pa rin, ayaw mo lang. Huwag na kasi, kaunti lang eh. Ako. Kalahati lang sana. Ha? Kalahati. Oh, di 1,000 gusto mo? Sa 20. Ha? Sa 20. Oh, bigyan mo raw siya ng 20 pesos, okay na raw sa kanya. Tama? Okay, sir. Sige po. Oo, 20 pesos. O, sige. Alright, okay. Thank you. Okay, sige na, boss. Isang 2,000, 20 pesos lang? Ano ba naman yan? 10,000 sa ano siya? Kalahati. Masaya kausap to. Kakalahati ng 20 pesos. Akala ko... Kalahati ng 20 mil. 20 mil. Hindi okay. Kaling sa kanya. Kung saan loob niya binibigay. Ayaw ng kumpanyang bigyan kay. Pasaway ka kasi, Manong. Ano? Hindi ba nahihirap? Misis mo ba nangungonsumis sa'yo? Sabi mo na mayat na. Mayat na kung sumisyon din. Sayang din yung 2,000 kahit na paano. Isang sakong bigas din yun. Di ba? Ikaw kasi kung yung tampururot mo ng ganun, kung ano-ano to, mabihira. Usap na lang tayo sa baba, ha? Mas makakatulong ako pag wag sa ere. Pag sa ere, nagiging pasaway ka tuloy. Okay na sa kita mo. Mabihira ka talaga. Anak ng tipa ko. Pati ako, nabigyan ng problema nito. Pero okay na, masaya.
Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Kakausapin ko po si Ma Eduardo. Baka medyo ipapatapat paupon ka sa gilid niya si James. Magkakaintindihan sila. Nag-iisang pambansang sumbungan. Naintindihan po namin lahat dito. Welcome po kahit sino. Basta't medyo kanya-kanyang stroke. Magkaiba ang estilo. Pero pagdating sa dulo, makatao pa rin naman. Wala po kaming pinaglalaruan dito. Medyo magaan lang po ang dating. Tulong serbisyo may tatak po. Ako po si Ben Tulfo. Ito po ay hashtag ipabitag mo. Hashtag ipabitag mo in partnership with DCMI, Divergent Concepts Marketing Incorporated, the exclusive countrywide and worldwide distributor of King's Premium 825ml, Walang Pait, San Miguel Corporation, Dyna Drug Corporation, the official outlet stores of King's Premium 825ml, Orich International Traders Corporation, Dinapayan Festival, Laos Group of Companies. Marami nagtatanong, bakit daw parang ang dating? May galit ba ako sa mga kapatid ko? Wala po akong galit sa mga kapatid. Mahal ko pang mga kapatid ko. Pareho pong apelyido namin.
Ito po ay katanungan ng iba. Bakit hindi ko raw dapat tuwirin ang mga mali ng mga kapatid ko? Pagdating sa bagay niyan, magkaiba pong larangan namin. Nare-respeto ko po ang kanilang paninindigan, pananaw, ang kanilang prinsipyo sa buhay, kaya hindi po pwedeng ang kasalanan ni Pedro ipataw kay Juan. Ang kasalanan ni Juan ipataw mo kay Pedro or si Juan at si Pedro dahil magkapatid, magkaanak, pare-pareho lang kayo. Masakit po yun. Hindi po pwedeng mali ng isa, mali na ng lahat. Eh, kuminsan po kasi, ako'y nagkakaroon ng ito'y katanungan, bakit kinakailangan yung mga kasalanan nung kaanak, hindi ako exempted doon, ay nagiging kasalanan mo. Human nature, totoo po yan eh. I'd like to make a pronounced difference. Iba po si Ben. Kung sakaling gumawa na ako ng hindi bagay, hindi tama, huwag niyo po isama yung mga kapatid ko. At kung may kapatid ko ay nakita po kayo sa ginagawa po nila, eh huwag niyo mo rin ako sama. If I have to go down, I have to go down by myself. Let's leave them there. Pero kung sila po ay gusto nilang lumublob sa putik, bahala sila sa buhay nila, hindi pa ako kasama. O ay nakikiusap lang po na kinakailangan po ng sinasabing pag-unawa po ninyo. Until then, we'll see you. Adios. Hindi po namin makalimutan po itong trinabaho po namin. Nakaraang taon, tinutukan po ng bitag. Ayoko po sanang balikan, kaya lang importante maibalik po natin, ano? Intindihin nyo lang po ito, hindi na po ako magsasalita. Baliktad po tayo rito, panorin. You raped the kid, sodomized the kid. He started. I didn't rip him. Okay. He raped me. You're a sex offender. You hear me? You're a sex offender. Habang nandun sa center na sexual abuse, nung isang taong inadmit din nila doon, isang 40 years old adult, ang sabi lang po daw ng pamangkin ko, pinapalolipop sa kanya ni Benji, yung... Ang sabi ko, bakit ganun? Parang ang lumalabas, ang pakiramdam namin kasi ma'am, parang pinoproteksyon na nila yung kriminal. Alam niyo naman kung saan yung center, di ba? All right, take this one. You know exactly what to do. Do we have any record na siya ay nagtrabaho sa sinasabing shelter? Based po doon sa document, sir, hindi. Client niya, sir, yung sinasabi nila, client nila yung suspect. Paano maging client? He doesn't belong there dahil una, for women and children lang to. Parang may conspiracy. I don't want to think about that, but so closer na parang mukhang may sagwatan. Paano ba nag-report itong shelter? It doesn't matter kahit 1 week. The crime happened. He will have to be invited for questioning, arrested, because the kid is protected by the law. Ano po bang tanggapan ninyo, ma'am? Sir, let me first ask you for a question. Which office po did you go to that you are referring to? Whoever is that? Tell her don't me. I find stupidity and negligence. Naisahan kayo ng sex offender? That's understand kung anong nangyayari dito? Nasaan ang record nito? This is 50 counts of mukhang may problema tayo rito sa taas, sa itaas niyo. Ang controversial na shelter, ang Purple House Drop-In Center sa Bambalacat, Pampanga. Nagsisilbing temporary shelter for women and children in crisis.
Mga kabataan at kababaihan na biktima ng pang-abuso at pananakit. Ang Purple House ay pinagmamalaking proyekto ng munisipyo ng Mapalakad. Proyekto ni Mayor Crisostomo Garbo. Subalit, sino ang mag-aakala na nasa loob ng shelter na ito? Napasama ang 40 years old na Filipino sex offender pedophile si Benjamin Ashur. Dineport si Ashur mula sa State of Florida, USA. Pabalik na Pilipinas ng taong 2021. May 14, 2023, sa loob ng shelter na ito, nangyari ang panghahalay ni Benjamin Ashur sa 7 taong gulang na lalaki. Pag-alaman ng bitag ang kasong ito sa sumbong na naghihinagpis na tiyahin at ama ng batang biktima na lumapit sa hashtag Ipabitag Mo. Isa sa matyagang pumila sa Bitag Action Center ang ama, tiyahin at mismong batang biktima. Maselan ang kanilang sumbong, agad hiniwalay ng bitag ang biktima mula sa kanyang tiyahin at ama. Maselan ang inyong reklamo, hindi dapat natin pinag-uusapan dito, dapat hinihiwalay kayo. Pero ganun pa man, nakahanda na kami. Una namin tatrabahuin dito. Yung papupunta sa center, susundan namin kung saan yung suspect at susundan namin yung lokal na pamahalaan, bakit nabigyan sila ng accreditation o lisensya, anong ginawa ng social worker, lahat yan sapul sa amin, okay? At makakatulong din ang DSWD insurance sa nangyari na pwede disiplinahin yung mga tatanga-tanga. Gagawin po namin na mag-iimbestiga muna kami doon sa sinasabing center. Okay? Alam niyo naman kung saan yung center, di ba? Alright, take this one. You know exactly what to do. Agad kumilos ang mga bitag investigator. Ang hashtag ipabitag mo.
mismo, pinagtatanggol kayo. Sabi nga ng piskal, trust the law, trust the process. Trust the process? Ang sabi ko, bakit ganun? Parang ang lumalabas, ang pakiramdam namin kasi ma'am, parang pinoproteksyonan nila yung kriminal. Kaya kami umabot na lumapit kami kay Sir Ben. Wala pong ibang subaging tao sa isip ko nun. It happens na napansin po ni Sir Ben yung sumbong namin at agad-agad po kaming tinawagan. Sobrang saya ko nung araw na yun, ma'am. Sobrang halos tumalun ako sa tuha nun kasi parang bigla ko nagkaroon ng anay ng hope na may tutulong sa amin na patas yung laban. Kami bilang pamilya nung bata. Parang kahit kasi makulong sila, ma'am, hindi, parang hindi sapat sa akin eh. Pwedeng ako na lang makaramdam ng lahat. Hindi na kasi mabubuo ulit eh. Kumbaga nabasag na kasi. Nabasag na yung pagkatao niya dito sa nangyari na to. Sorry ba? Sorry. Masama mang ipanalangin na sana mangyari din sa kanila yung nangyari para maramdaman nila yung nararamdaman namin. Sa pag-iimbestiga ng bitag, maraming pagkukulang. Maraming nilabag ang pamunuan ng Purple House. May mali sa proseso ng pag-iimbestiga ng Mabalacat Police. Sinisisi ng pamilya ng biktima ang piskal na umano'y nagpabaya sa paghawak ng kaso ng biktima. By tomorrow, I will investigate dito. We go straight to Region 3, patungo roon sa office ni Mayor, sa RACO. Iikutan natin to because we're after the subject. I don't care kung nagtatago ngayon yung subject. Do we have any record na siya ay nagtrabaho sa sinasabing shelter? Based po dun sa document, sir, hindi. Parang client niya, sir, yung sinasabi nila, client nila yung suspect. Pa, paano maging client? He doesn't belong there dahil una, for women and children lang to. Now, ngayon, kung nandun siya sa shelter, tumitira siya doon, mukhang may problema na yung ginawa nitong RACO rito na parang mukhang may conspiracy. I don't want to think about that, but so closer na parang mukhang may sagwatan. This guy's a target, this guy's a Florida sex offender, this guy's a pedophile. The question is, how come this guy was never arrested and a case was filed? No invitation? Now I had to find out this from here. Was he invited for questioning? Was he taken to the station? Was he investigated? Was he arrested? Yeah, they should have been arrested. Maraming issue rito. The story revolve on who the f*** this guy. Epekto lang yung 7-year-old na lumapit sa akin. This guy is the f***ing monster. But the question, bakit siya napadpad? Sino nagturo sa kanya? Did you know that you have a f***ing monster, a predator inside your shelter? Paano ba nag-report itong shelter? 48 hours? 72 hours? 3 days after, even then, it doesn't matter, kahit 1 week. The crime happened, he will have to be invited for questioning, arrested, because the kid is protected by the law. Kung bakit kami nandito sa inyo is sino nag-refer sa RACO pagkatapos ni-refer ng DSW para malagay doon kay Mayor Garbo? Sino yan? Ano? National Authority on Child Care, sir. Mukha bang disadvantage, abused child to? Yun ang tanong ko sa iyo eh. He doesn't belong doon sa shelter eh. This is not a woman. Based on the documents that were in possession, he is a client. I mean, client for what? He was given a shelter, tama? And nakita, nagbabahay-bahayan siya doon sa CCTV hanggang na-molesting yung bata. I'm only after this guy. Where is this guy now? Because pag hindi natin nakita siya, baka gumawa uli ng kanyang krimen. Ibinalik sa RACO. Pero binalik sa inyo. You know further statement? No. Binalik sa inyo to, tama. It's just a question. No, what do you mean? No, for you're not in the Senate hearing, ma'am. It's not gonna look good. Yes or no? Was this binalik sa inyo? You do not. No. Sarako. Do not do this to me. You're gonna look bad. Believe me. Are you a government employee?
Are you being paid salary by the government? So, you serve the interests of the Filipino people, damn it. Who's your boss? The taxpayer. Who is interviewing you? The Fourth Estate. We are the watchdog. Sa mata ng biktimang nagdurusa ngayon ng pamilya. Na-interview namin the whole day yesterday. Pinanghahawakan to ng pamilya ng biktima and you don't have this? Hello, good afternoon. Hi, good afternoon, Asak. Si Ben Tulfo sa Bitag. Yes, so, lang makuha yung information and apparently, my understanding, hindi niyo rin siya pinapayagan magsalita. Ang instruction po namin sa kanya, sir, is that for all questions regarding particular individual, i-refer po sa amin sa head office. All right, sige. My question. Okay, ma'am, the question really is, there was a sex offender who committed a crime and raped a kid or nang babalakat shelter ito, which is basically a Purple House. After, you know, finding out na nanggaling sa Raco to, na-refer papunta roon, binalik nila sa Raco itong sex offender na committed a crime. We're now hot on the trail because yung sex offender hinahanap namin dahil tinurn over daw sa inyo. May picture dito, tinurn over sa Raco. All we want to do, you're ready to answer the question if I ask you the question. So you gave us a few minutes to go over our records and get back to you? Okay, so you're now ready to answer the question? Make me understand, what office are you from? What office are you from? What office did you go to, po? Anong office ho kayo? What office did you go to, po, sir? Ano po bang tanggapan ninyo, ma'am? Sir, let me first ask you one question. Which office po did you go to that you are referring to? Where was that? Tell her don't me. Call her and say, sabi ni Ben Tulfo. I find to your negligence. Naisahan kayo ng sex offender? That's understand kung anong nangyayari dito? Naabuso yung bata rito. Naintindihan nyo? May pananagutan kayo. Parang lumalabas sa record ninyo, hindi nyo chinek. Hindi nyo tiningnan yung kanyang records. Who is this guy? You took everything hook, line, and sinker. You don't even look kung psycho ba yan? Sex offender ba yan? A maniac ba yan? Nagkamali talaga yung lokal na pamahalaan. The crime occurred there. Let me read to you. This is in May 8. Benjamin Ashur, aka Angie Mendez, currently 38 years old, was adopted through inter-country when he was 8 years old. So, alam mo lahat to, ikaw sumulat dito, and you're withholding information. Benjamin case came to the attention of the United States Immigration Customs. He wasn't caught because he was an illegal alien. He wasn't caught by the immigration, the United States Immigration Customs Enforcement, or ICE ang tawag noon. He was sentenced, he was a declared sex offender. Bakit hindi nalagay rito? Nag-withhold ba kayo ng information? Saan nila nakuha yung information na to? So you have the record of this guy? So saan sila kumuha ng record? Nasaan ang record nito? This is 50 counts. Nasaan yung sinasabing $350,000 na bail bond niya? Mukhang may problema tayo rito sa itaas niya. Ang hindi sinabi, sex offender ako. So dapat nasa record niya rito to. Hindi mo masusulat to kung walang pinanggalingan yung source mo. Ang source mo ginamit mo lang galing doon sa itaas mo, yung kausap natin kanina. Kaya ayaw kang pasalitain. Ganun na ba ngayon ang Raco? Money-money lang? Wala, for compliance? The very same people na poprotektahan ninyo in crisis, troubled kids and women, are the very same people that are being abused by a sex offender that you don't know. And then nalaman nyo na, tinurn over sa inyo, hindi pa kayo nag-isip, bakit sa amin yan? Di ba dapat sa selda ng pulisya? Pagdating sa inyo, tinurn over, anong ginawa nyo ng tinurn over? Ano nangyari? Lumakad lang siya palabas? Yeah, kinausap mo. Ano sinabi mo sa kanya? Hindi, kaya nga. Sige, tapos na tayo doon eh. Hindi mo ba alam na police medium ang nagdala? O pinilit mo lumabas. So pagdating doon, anong ginawa? Pinakain nyo? Binigyan yung pagkain? Binigyan ng damit? So, tansi sandali. Binigyan ng pera? Pambili ng pagkain. So, okay, gabi na. So pagkatapos noon, gusto kong may gusto akong marinig. So, tumalikod ka na, iniwan mo, ano, tumabi ka sa kanya, binantayan mo siya? What? Proper authority.
Ano yung proper authority? Galing nga sa LG, na-refer sa inyo, babalik, ginawa niyo yung bola. Anong katangahan to? So, kinabukasan, umalis ka na. Nung araw na yun, umalis ka na. Tapos, naiwan lang yung sex offender sa labas na nakapang-rape. No, hindi ka na familiar. So, tapos, okay. So, anong nangyari? Nag-disappear na siya. Nawala na siya. Yun ang inaantay ko eh. Ang dami mong pasakalyo sa akin. Gusto mo pa sa akin yung wala namang say-say yung mo eh. Ang gusto kong sabihin sa akin, sir, pinakawala na po namin, iniwan na po namin siya para makapaghanap uli siya ng bibiktimahin niya. Paano nangyari nahalo at dahil doon may nangyaring krimen sa loob? So, in this case kasi, for women and children, nakalagay sa karatula. Yes. So, wala talagang business na ipasok ang isang adult male sa loob. He was just kicked out of the shelter. He was never arrested. They reported to the police. Pagdating sa police, blinater lang. Incident report. No arrest was made. Simula noong 14 ng Mayo, nang may isagawa ng suspect ang panghahalay sa loob ng shelter, wala pa rin nailalabas na desisyon ang piskal na may hawak sa kasong ito. Ang pedophile sex offender na si Benjamin Ashur, huling namataan sa Pasay City. Para maintindihan niyo mga boss, lumabas yung warrant of arrest para dun sa suspect. Ang bagal-bagal pong ginawa ng DOJ sa Pampanga. Na last, nakita po namin sa Pasay, itong si Ian, picture ni Ian, na-interview pa po namin. Tanong, hindi na po makita kung saan. Hindi ho ba katangahan ang tawag noon? Anak ng mga tipaklong kayo para kayo mga baki. Baki is palaka. Ay nako, abangan po ito ah, higit sa sumbungan, embestigahan at naman reklamo, binibigyan ng solusyon at aksyon. Ang naging isang pambansang sumbungan, may tatak. Iba mo yung tatak po namin, tatak bitag. Ako po si Ben Bitag. Ito po ay hashtag ipabitag mo. Hashtag ipabitag mo in partnership with DCMI, Divergent Concepts Marketing Incorporated, the exclusive countrywide and worldwide distributor of King's Premium 825ml, Walang Pait, San Miguel Corporation, Dyna Drug Corporation, the official outlet stores of King's Premium 825ml, Orich International Traders Corporation, Dinapayan Festival, Laos Group of Companies, Cebuana Luwilier.